Meron tayo dito ng rice cooker na ayusin. So da sabi na may-ari ya na lagi daw nasa warm. So ngayon ayusin natin. Hindi tayo gagamit ng ano ng analog tester or multi tester. So pwede niyo ayusin yung ano nyo na hindi na gumagamit ng tester. So ganito ang gagawin nyo mga ano ang kadiskarte. At ayusin natin to. So, bago natin simulan ay kung bago ka palang napadpad sa aking munting channel ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Shout out po sa lahat ng mga subscriber sa mga viewers na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel ang Diskarte Pinoy Vlog. So yan yung tatak mga kadiskarte, Eureka. Ito yung cook, ito yung worm. So ang gagawin ngayon natin ay sasaksak muna natin para makita natin kung nasaan yung ilaw ko at kung saan tayo pupunta. So gagamit tayo ng screwdriver, pwedeng flat, pwedeng Phillip, kasi itutusok lang naman natin dito yan. Yan malalaman natin kung nasaan yung ilaw. So ngayon mga kadiskarte, sasaksak na natin ang rice cooker. So ang tatak nga pala ay Eureka. Ayan, saksak na natin. Ayan, tinignan natin kung nasaan yung kulay, ay yung ilaw niya. So ang ilaw niya mga kadiskarte nasa warm. Ayan, nasa warm. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin na nito kasi wala yung kaldero niyan. Kaya ito yung gagawin natin pabigat. So tusukin lang yan dito. Ayan. Gawin nyo ganyan lang. Tapos baba nyo. Ayan, nakababa na siya. Tapos bali ito, binaba natin yung temperature limiter. Baba natin tong switch. So wala. Hindi lumipat. Hindi siya lumilipat mga kadiskarte. Steady siya sa warm. So anong dapat gawin natin? So ayan, bubuksan muna natin yung ilalim. Tapos ituturo ko sa inyo kung saan ang dapat gawin o saan dapat ano galawin o saan dapat pumunta. So warm siya, warm. Hanggang warm lang pero hindi siya nag-iinit na masyado. So ayan. Punta natin mga kadiskarte. Buksan natin tong rice cooker. So yung may tatlong ano lang yan, tatlong screw or tatlong tornilyo lang yan mga kadiskarte. Hindi tayo gagamit ng multi-tester. Ito pwede ito doon sa mga baguhan or sa gustong maayos yung kanilang rice cooker na hindi na pumupunta doon sa manggagawa. Kahit kayo pwede nyong gawin to. So ayan mga kadiskarte, dito na tayo, nabuksan na natin sa loob. Bali ito yung thermostat. Termo yung thermostat. O one piece, ayan. Ito yung heating element. Ayan, heating element yan, heating element. Kung nakikita ninyo ito mga kadiskarte, ito ang tawag dito ay thermal fuse. Ayan, may plastic na yan, thermal fuse ang tawag dyan. At pagkatapos, ito naman yung temperature limiter. So saan nga ba tayo pupunta? Dito tayo mapupunta mga kadiskarte. Ito lang ang gagalawin natin or lilinisan. Ayan. Kasi hindi na siya dumidikit or dumidikit naman. Kaso madumi na. Ayan, madumi na. Ito yung lilinisan natin. Ayan. Para magkaroon ng contact. So yung mga kadiskarte, gagamit tayo ng pinong liha. Pino lang gagamitin natin.
para malinisan yung tanso. Ayan. Ganito lang gagawin nyo. Tapos, ayan. Ayan yung mga kadiskarte. Ayan, ganyan lang. Tapos, isisin nyo hanggang sa kumintab. Pag hindi kasi nag-contact yan mga diskarte, yung switch dyan ay hindi talaga pupunta sa coke yung ilaw. Tingnan ninyo kung makintab na or kung okay na, kung natanggal na yung sunog or yung itim. Ayan. Kailangan malinis or matanggal talaga yung itim. So ayan mga kadiskarte, ang gagawin natin ngayon ay isasaksak natin para makita natin yung ilaw kung nasaan na ngayon. Ayan, saksak na natin, mamaya na natin tapan pag nakita natin kung nasaan yung ilaw. So ayan mga kadiskarte, sasaksak na. Kung nakikita nyo mga kadiskarte, yung ilaw ay nasa warm. So ang gagawin natin, lagyan natin ng pabigat dito. Tapos baba natin. So ayan, bilis di ba? Nasa cook na agad. So ayan, ganyan kadali lang mga kadiskarte ang pag-ayos ng rice cooker na hindi na kailangan gumamit ng tester. Ayan, may ilaw na agad siya. So ayan, ngayon mga kadiskarte, tatagpan na natin. So ayan mga kadiskarte, na ano, natakpan na natin yung ilalim. Ulitin natin para makita niyo agad, na makita niyo ulit. Ayan, mainit na siya. So tapos na ating ni-repair, pang madalian lang, alas wala pang 10 minutes natapos natin na i-repair agad itong Eureka rice cooker. So hanggang dito na lang mga kadiskarte. Kung may suggestion niyo kayo, comment, pag-comment na lang sa anong baba kung nagustuhan niyo ang aking video at nagkaroon po kayo ng konting kaalaman or kaalaman dito sa aking ginawa, ay pag-comment na lang po. Pag-comment na lang po. So, marami pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat.